Oras mga kaibigan, hatid sa atin ng Zenergia Health Forum, alas 9 ng gabi. GMC Café. Ikaw ay pakikinggan ating pag-uusapan. Kanyang susunod. GMC Café. Kafeing kadalay kaibigan. GMC Café. GMC Café. Diyos lang ang kalutasan. Magandang gabi sa lahat. Good evening to all. Buenas tardes a todos. Minasan kumbawa. Binabati ko ang ating mahal na Pangulong Rodrigo Rua Duterte na magandang gabi sa ampo ng kanyang kabinete at ng ating butihing Mayor Inday Sara Rodrigo, Duterte Carpio at ng buong City Council at ng ating frontliners sa buong bansang Pilipinas. Welcome mga kaibigan. Once again, araw po ngayon ng Sabado at special episode po sa gabing ito. Hatid po sa atin ng GMC Cafe. Binabuhay po ang programa ng Synergia Health Forum. Ang Synergia Health Forum, mga kaibigan, ay distributor ng mga produktong ating pag-uusapan sa gabing ito. Napakarami kong natutunan, napakaraming magagandang bagay na ating makukuha. Bago natin basahin yung ating mga nagmensahe dyan, basahin ko muna itong mga greetings or itong mga batiin muna natin ating mga kaibigan. Magandang gabi, Kapitan Remedios de la Luz, Kapitan Eddie Boy Alterado, Kapitan Jimmy Ubial, Kagawad Nerio Pasahe, Kagawad Grace Mapfajardo, and Kagawad Bibian Sator. Magandang gabi sa inyo. Magandang gabi kay Arlene Lucenio at sa mga Muring Family, kay Sir Ronel Matanod ng Jose Abad Santos at sampu ng aking mga kasamahang pastor dyan sa Jose Abad Santos. Magandang gabi sa inyo. Dumako tayo sa kabilang ibayo, sa ating overseas na mga kaibigan, mga kabats, mga kaklase noon. Kay Arman Dumapias ng Rhode Island, Ruth Libre Yosheda ng Japan, Vina Casilaw ng Florida, Charlie Ramos ng Dubai, Rodante Hoy ng Connecticut, Susan Obiedo Sinji ng Japan. At binabati ko rin ang buong pwersa ng Cornelio Filomena Katsuklan. Sa mga chapters nito, Ireneo Chapter, Roman Chapter, Vidala Chapter, Perfecta Chapter, Gabino Chapter, and Pastor Chapter. Sa mga Frones Family, Kabili Family, Hinampas Family, Doidora Family, Kuray Family, Murin Family, Ayuban Family, mga Barbaruna Family, and Kasura Family, magandang gabi sa inyong lahat. Dito po tayo sa GMC Cafe, isang oras po tayo magsasama-sama at pag-usapan natin ang mga bagay na may mga kinalaman po sa ating buhay, lalong-lalo na sa ating kalakasan. Sa panahon ng pandemyang ito, lahat po ay stress, lahat po ay natatakot, lahat po ay nangangayayat na, ang iba rin ay tumataba katulad ko. Kasi hindi tayo apektado, kasi meron tayong tagapagbantay. The Spirit of the Living God is our guardian. Siya pong nagbabantay sa atin. Palagi po tayong ginagabayan sa mga dapat nating gawin. Dumako tayo mga kapatid sa ating mga kasamahang kuya sa Deep Fraternal Order of Eagle, kay Kuya Luis Sinesa, Kuya Mike Sahid, Kuya Brex Curias, Kuya Jeric Sukaldito, Kuya Jonathan Sahona, Kuya Efren Campilan, Kuya Captain Jerry Licarte, and Kuya Captain Earl Kinlim, at buong pwersa po ng Maths Education. Sa BEED po, kabats ko to, kay Lea Canoy. At gayon din po sa Villa del Puso, kay Eddie Mandriquez, kay Alex Balin, Tina, Daisy Ayet, and Auntie Tuling. Gayon din po sa ating Pastor Jan sa Macau, kay Pastor Hill and Ann, and Baby Helione Evidente, at buong pwersa po ng Bradjo Bandera na pinangungunahan ni Ben Bonito. Kanina po ay nagprograma siya, hindi ko siya napakinggan kasi napakarami kong ginagawa. Binabati ko rin si Auntie Perla Mambulao ng Matina Crossing, Sarah Abiliana ng Digos. At buong pwersa po ng Davao City High School, Jerry Sanoria, Cap Ramon Bargamento, Doming Espina, Bax Bacoro, Aloy and Gigi Elises, Gary Sanoria, Realin Manggubat, Revelin Tomas, Gladys Marquez, and Joel Garcia.
sa kay Philip Magbanwa din at kay JR Merca, kay Dennis Casangyao, sa kanya may bahay na si Febby and Trisha, magandang gabi. At sa buong pwersa po ng Davao City High School Alumni Band, kay Dr. Aljen Ipanag, magandang gabi po sa inyong lahat. Napaka-excited ko po kasi ang daming nagpapapap. Basahin po natin isa-isa. Shout out dyan kay Maria Luz Aladdin, bats ko to sa elementary. Bats ko yan sa elementary. Shout out sa'yo. Kaya Kriston Noel Abias. Shout out sa iyo diyan sa aking may bahay. Merasul Borday, si Bayan Katsu. Hi honey, good evening sa lahat ng mga subscribers. Kay Aga Khan, shout out sa iyo Aga Khan. Kaya kuya, magandang gabi sa iyo diyan kuya. Kaya sino pa ba? Kay Imelda Amado. Si Imelda Amado po ay nasa SIR Matina. Shout out sa iyo dyan, Imelda. Good evening din, sabi ni Maria Luz Aladdin. Yan mga kaibigan, marami po tayong pag-uusapan araw-araw po sa ginawa ng Diyos. Ito po tayo. Malakas ang pangangatawan, malusog at malakas ang pangangatawan, lalong-lalo ng pag-iisip dahil hindi po tayo nagpapa-apekto sa mga nakikita at nalalaman natin, nababalitaan natin sa ating kapaligiran. Bagamat totoo po yan, napakarami po niyan, pero ba't ko pa yan iisipin? Ang daming mga magagandang bagay na magandang isipin upang hindi ka maapektuhan sa pandemyang ito. Hindi ka walang stress mga kaibigan. Walang stress. Patuloy tayo. Well, binabati ko lahat ang aking mga kapitbahay, mga karating sa ating barangay. Magandang gabi po sa inyo lahat. Excited mo ako mga kaibigan dahil po ang programang ito ngayon ay dedicated po sa programa ang health and nutrition. Salud e nutrition. Health and nutrition. Sinabi dito isang quote ang sinabi. Time and health are two precious assets that we don't recognize and appreciate until they have been depleted. Totoo naman. Minsan, yung panahon natin, parang wala lang. Yung pangangatawa natin, wala talaga, wala. Parang, okay lang, busy tayo, gito, gano. Pero hindi tayo conscious, mga kaibigan, na ang ating katawan ay kailangan din po ng tinatawag na maintenance. Maintenance na ini-intake, maintenance na ginagawa. Katulad po ng pag-e-exercise, kailangan po natin, binasa natin sa nung isang araw, na kailangan natin ng maintenance. Ano nga ba itong health? Health is the condition of being sound in body. Ito po katawan natin. Sound body, mind, ito pong utak natin. Or spirit, yun ang spirit. Nasa loob, hindi nakikita, ngunit nararamdaman po natin. Especially, freedom from physical diseases or disease or pain. Yung physical disease or pain, yung mga masasakit. Freedom. How to use health? Okay. Nutrition. Nutrition is the science that interprets the nutrients and other substances in food, pagkain, in relation to maintenance, growth, health and disease of an organism. It includes ingestion, absorption, assimilation, biosynthesis, catabolism, and excretion. Excretion yung pagpapalabas. Alright. Bakit kailangan? Kailangan natin ang tinatawag na panlabas at panloob, yung ini-intake at yung ginagawa po natin. Kasi po ang katawan natin mga kapatid, nakikita nyo pag pinapawisan tayo, di ba? Kapag ka nag-exercise ang tao, napakaliksi, napakagaan ng katawan. Kapag ka wala ka ng exercise, katulad namin dito sa bahay na medyo hindi na nag-exercise, bagamat meron pa rin mga pagpapapawis. Katulad kanina, meron tayong home service kanina na meron tayong minamasahe. Sa pagkakaalam po ng lahat, tayo po ay, ako po ay certified reflexologist. Yung tinatawag na shiatsu. At marami pong klase po yung shiatsu. Meron po tayong tinatawag na Swedish
massage. Tatlo po ang credential natin. Bagamat tumigil na po tayo kasi pang family ano lang, consumption, pero hindi po rin natin maiwasan na minsan tatawagan ka talaga ng tao na alam na na marunong ka. At they are comfortable sa kamay mo kapag kahinahawakan mo sila. At ganun pa man, before tayo nag-hands on, we are praying that God in heaven will bless these hands as I handing on to my patients. At salamat naman sa Panginoon at bumabalik-balik sila at nagpapamasahin sa atin. Klase-klase po, babae, lalaki, matanda, bata. Yung pangas ko sa Bisaya, tambok, niwang, lakip, angwe, bagang. Mataba man, payat, matanda o bata, pati yung walang ipin, walang dito, bagang. Alright. At ganun pa man, mga kuya ko noon may nagpapamasahe sa akin. Pero ngayon, hindi na kasi sa edad ko, gusto ko na sanang huwag na yung ganun. Pero meron pa rin, kaya pinagbibigyan ko naman. Kasi mga malalapit naman sa puso natin. So huwag kayong magdadalawang isip kung gusto nyong matry. You can request me na may try itong isang skill din na meron tayo na napag-aralan din po natin. Okay. Mababasa natin mga kapatid dito sa Jeremiah 30 verse 17. Sinabi po dito, "But I will restore you to health and heal your wounds." Ang Panginoon po ang may sabi niyan. Kasi lugmok ang sangkatauhan noon. Sinabi niya, declares the Lord, "Because you are called an outcast, Zion, from whom no one cares." Kapag ka na-feel mo sa buhay ng kapag-apag-asa, kapag ka down na down ka na, ito yung sabi ng Panginoon, "But I will restore your health and heal your wounds." But of course, mga kapatid, sa sinabi na natin dito, may mga panahon na nag-episode natin na sinasabi natin that God heals the broken heart, binds up their wounds. Minsan pa rin po hindi natin maiwasan talaga o hindi talaga natin ang tawag doon, kung sa Bisaya di malikayan. Hindi talaga natin maiiwasan. We cannot also deny that nangangailangan pa rin tayo ng something to intake para gagana yung faith natin sa Panginoon. Yung anong sabi ko, the doctor, kaibigan niya sabi, "Hindi ako nakakatulog, doctor. Gamutin mo ako, bigyan mo ako ng dosage." Ito ko sabi ng doktor, "Wala kang sakit. Matulog ka lang." Nang medyo mahaba-habang tulog. Sabi, "Hindi, doctor, injection mo ako or bigyan sa'yo." Sige, injection na. Pag-uwi sa bahay, tinawagan, "Doc, natulog na po." Tumawa yung doktor. Kasi alam ng doktor na wala naman, tubig lang naman yung binigay sa kanya. Ganun yun. Pero nakatulog siya ng maaga. Bakit? Psychologically, ganun po ang kondisyon ng utak natin mga tao dito sa mundo. Lalo't-lalo pa na nasanay tayo doon sa mga pinaniniwalaan nating napakalayo po. Even in science, napakalayo po. Napakalayo. Yung tinatawag na myth na pag nagbasa ka ng Biblia, nababaliw ka. Kapag ka naliligo ka sa itong ano, hindi ka pwedeng lumabas ng alas 6 ng gabi kasi napakarami ng mga myth na hanggang ngayon ay nagiging nakatali pa rin po sa atin. So eto na tayo ngayon mga kaibigan. Kailangan ng alternative. Let's give, allow me to give you an alternative para talaga na ma-captured talaga tayo. Kung hindi pa talaga kayang paniwalaan ng ating utak, ng ating pananampalataya na ganito ang Diyos, ganyan ang Diyos, sabi mo, napakaano naman yan, beyond to my, I cannot fathom beyond to my understanding. Okay, eto, bibigyan natin. Alright, ang dami na. Okay, nandyan na si Sophia Tatad. Shout out sa'yo. Belated happy birthday na. Hindi mo gi-invite si Sir. Alam ko ha. At saka birthday pala ngayon ni Gab. Pamangkin ko na nasa Tagum. Happy birthday anak. Gabby, happy birthday. Napakagandang bata. 12 years old. Parang artista. Kaya mag-aral ka ng mabuti nak. Huwag ka munang ever mag-boyfriend. Napakalayo ng mararating mo, sabihin ko sa'yo. God has a plan for you. Pumikit ka muna pag may nangligaw. Tabunan mo yung dalawang tainga mo, wag muna.
mag-focus ka muna sa pag-aaral, tapusin mo muna. Ang daming pwedeng mangyari sa buhay mo, mga magagandang bagay. Kaya 12 years old ka pa, senior high na yata ito, high school na ba? Yes, tama, mag-first year, ano na, mag-grade 11 na. Tama ba ako? Mag-grade 11 na. Gabi, study hard, mag-aral ka. Huwag kang papayag na hindi ka pa patatapusin ang pag-aaral. Sabihin mo, mag-aaral ako, sabi ni Daddy. Mag-aral ka talaga. Napakatalinong bata, mga kaibigan. Napakatalinong bata. Nung nag-reunion kami, isa siya sa awardee na excellent award. Kasi napakatalinong bata. So Gab, happy birthday once again. Mag-aral kang mabuti. Nandito lang kami ng mga, ng Mami Sol mo at ako. Ate Sheba mo, nandyan lang yan. Tutulong yan sa'yo. Shout out kay Kuya Mike Sahid, ang sa Igakus Eagles Club. Shout out sa iyo, Kuya. Magandang gabi. O, eto na tayo. Pag-uusapan natin, no? God will restore our health and heal our wounds. Bagamat, may mga bagay-bagay pa rin na sabihin na natin kailangan talagang meron tayong i-take para yung paniniwala natin ay medyo ma-boast. Sige, pagbigyan natin, mga kaibigan. Pagbigyan po natin, mga kapatid. But ito sabihin ko sa atin, ha? Karamihan sa tao ay hindi interesado sa pagkain at inuming may kinalaman sa kanilang kalusugan. Yun yung mga supplements, mga food supplements. Iniisip nito na mahal, of course, conscious tayo sa price, at hindi priority sa kanilang buhay. Of course, uunahin ang bigas bago ang kalusugan. E ganun naman talaga, eh. Eto, parang philosophy, unahin ang bigas. Hindi nakakabila ng supplement, maganda yon. Pero pag sinabing unahin ang hindi importanteng bagay at hindi ang health ang uunahin, kundi yung bagay na hindi importante, katulad ng, okay, sabihin ko na, katulad ng bumibili ka ng mga, paano ko ba sasabihin, magagalit sila sa akin, pero sasabihin ko na, okay, may pambili ka ng alak, wala ka, hindi ka makakabili ng supplement, eh kasalanan mo yan pagdating ng araw. Talagang tatamaan ka talaga. Kasi alam mo naman kung ano ang resulta ng alak. Mga kaibigan, mga kapatid, ang dami-dami kong mga kabats na alcoholic, hindi bumibili ng supplement. Pero pag sinabing mag-inuman, nakakabili ng pang-inom. 6 feet below the ground, napakarami kong kakilala. Napakarami kong mga kamag-anak. 6 feet below the ground. Kasi inuna ang bisyo. Inuna yung nakakasira sa kasama, katawan, kaysa sa nakakabuti sa katawan. Baliktad. Baliktad ang pag-iisip ng mundo. Ngayon, babaliktarin po natin yan. Tutulungan natin sila. Totoo pong sa panahon ngayon ay meron tayong mga herbal raw materials. Nasa palipaligid lang. Alam natin yan. Of course, hindi mo may pagkaila. Meron tayong ginger. Meron tayong moringa. Meron lang sa palipaligid lang. Pero ayaw pa rin natin kasi gusto natin karne. Gusto natin, ewan ko ba? Ano meron? Bakit hindi tayo conscious? Hindi tayo, wala tayong, parabang, wala tayong malasakit sa ating kalusugan. Bakit pa kasi karne kaysa sa maggulay? Yun ang punto doon. Okay, nakikita lang sa ating kapaligiran, bagamat hindi rin tayo ganun ka-conscious sa mga herbal raw materials. Okay, hindi rin tayo ganun ka-conscious o kasigasig dahil buo na po ang ating saradong kaisipan na gumastos para sa ating kalusugan. Totoo naman, pag may pera tayo, ano bang unang naiisipin natin, de? Tayo, nandyan man. Nandyan si, ano, si Auntie Tuling. Nandyan si, ano, si Imelda. Maria Luz, nandyan. Kapag ka may pera, ano bang inuuna? Of course, pag may extra money, bibili tayo ng appliances. Okay, shout out kay Eleni Ayuban Kuray Hindoy. Shout out sa inyo dyan sa Maparat, kung nasa Maparat yata ito. Okay, igso ko si ano, si Norma Kuray. Siguro anak ito or pamangkin. Right. Meron akong kakilala. Sabihin na natin na parang kapatid ko na rin. Pinagsabihan ko, pag dumating yung sap mo, baka makalimutan mong unahin ang bigas. Kasi 6,000 yan, nakakasilaw yan, mga kaibigan.
6,000 pesos yan, nakakasilaw. Baka hindi mo makita yung pangangailangan na magugutom yung pamilya mo. Baka makita yung appliances na ilalagay mo doon sa tukador mo. Ganun po ang mentality ng tao. Kaya sabi ko, pinaanuhan ko talaga na huwag. Unahin nyo talaga ang pagkain para magkalaman yung tiyan nyo. Mamaya na yung mga... Ano, kasi binigay yan para naman sa pagkain. Hindi ka naman binigyan ng pamahalaan para magbumili ka ng appliances. Eh, bakit may bibigay? Bakit may bibili? Not unless, parang pinarolling mo. Magandang idea yon na may pera na siya sa SAP, bumili siya ng parang pagkain, ipagbili niya. Maganda yon kasi lalago yung pera. Pero pagbili mo ng mga nonsense na bagay, sayang. Mas madali kasing hanapin ang pera kung nasa sitwasyon ka na. Totoo yon. Kung wala ka pa sa sitwasyon, hindi mo maisip-isip yon. Kung wala ka sa sitwasyon, sa pamilya, paano mo ba binabudget ang pera mo? Binabudget mo ang pera, kuryente, tubig, bill, kung may internet ka, pagkain, papak. Hindi talaga malalagay dyan ang nutrition or food supplement. Hindi talaga. Wala. Kahit vitamin C, wala talagang mailagay dyan. Kasi hindi nga priority. Pero, saan ka? Pag may karamdaman na yan at na-hospital na, ang daming pwede palang gawin upang mapuntahan niya para mahiraman ng pera. Tingnan nyo ang, kaya ako minsan nagagalit mo. Kasi, bakit pa ngayon mo pa naisipang lumapit na may nasa ospital na? Bakit hindi nyo pinaghandaan noon, hindi nyo pinag-isipan? Kung nasa sitwasyon ka na, ang dami mong idea. Kung naubusan ka na ng bigas, ang dami mong idea kung sino ang hihiraman mo para makakabili ka ng bigas. Pero nung wala ka, nung marami kang bigas, hindi mo ginawang naghahanap ng paraan upang mag-imbak. Siguro maraming pwedeng gawin dyan para makapag-ipon ka. Siguro pwede kang angkatin ko itong mangga nyo, pagbili ko, di ba? Eh bakit pag naubos na, ang dami mong idea, sinong hihiraman ko, sinong pupuntahan ko? That's the mentality of most. Lalo pa yung mga nasa kahirapan talaga. Kaya nga, napakadaming sakit, napakaraming ano. Eto kapatid, eto yung pag-iisip. Bibigyan natin sila ng pag-asa. May dinaramdam ka na, kaya hindi mo prioridad ang prevention. Kasi prevention is better than cure. E paano? Wala kang prevention, preventive measure. Wala kang preventive measure. Hello, Kelsea. Nandiyan na si Kelsea. Shout out kay Kelsea. Hi, Tito. Okay. Iniisip mo na ngayon kung paano ka magagamot. Eh noon, nakaya pa sa nang ma-prevent, wala mo, hindi mo iniisip yon. Wala dito, hindi mo iniisip. Katulad ng ating ano, katulad ng mga nations. Ano ba ang preventive measures ng mga nations? Bakit may sandatahang lakas? Kasi pag sinugod tayo ng ibang nations, ready tayo, may sandatahang lakas tayo. Ganun yun. Eh kung wala tayong sandatahang lakas, puro tayo mga social, ano, pagdating ng panahon na magkaroon ng kaguluhan, wala tayong magagawa. Kasi wala tayong sandatahang lakas. Ganun po din yun ang buhay natin. Kailangan meron tayong preventive measures sa ating buhay. Eto, meron akong introduce sa inyo mga kaibigan. Remember that this program is a special episode tonight is sponsored by Zenergia Health Forum. Yung opisina po nila ay nasa saan ba yun? Ang kanilang office ay nasa taas ng ano? Nasa Merinol College, Panabo. Bukas po sila alas 9 hanggang alas 4 ng hapon. 9 to 4 p.m. Synergia Health Forum. Ang manager po dyan ay si Joy Di Guzman Romero. Bisitahin niyo po kung may panahon kayo taga Panabo. 9 to 4 p.m. Sila po ang distributor ng pag-uusapan natin ngayon. Unang-una, ready na ba tayo? Eto maganda. Unang-una, basahin muna natin sa Luke 7 verse 46. Sabi ni Jesus, "My head with oil thou doesn't not anoint, but this woman hath anointed my feet with ointment."
Nakita niyo yung babae na pinunasan yung paa niya ng ano? Nilagyan siya ng oil dito sa taas at saka yung paa pinunasan. Kapatid, bakit ginawa ng babae yun? Kasi alam ng babae, pagod na pagod ang Panginoong Jesus at gusto niya itong maalagaan. Nilagyan niya ng oil dito, ointment at saka sa paa. Kasi sa panahon noon, walang gaanong transportation. Ang transportation ay Cadillac. Cadillacad. Ngayon, may Mercedes-Benz na, may Lancer, may Toyota na, may kotse na. Noon, Cadillac lang. Cadillacad. Okay. Meron silang ini-introduce na, not ini-introduce, meron silang virgin coconut oil. Ito po. Di ba makikita? Okay, ito po, oil. Ano po ito? Virgin coconut oil came from the, ang raw nito ay yung matured na coco na ina-extract nila. Magaling po ito, mga kaibigan. Virgin coconut oil is good book. Ano ko nga yan? Ito yung itatry ko. Ginamit ko nito sa ibang parambat, sa buhok ko hindi pa. Good for the hair. Sa ulo rin, para hindi magka, ang tawag doon? Dandruff. Ano pa? Sa skin, para hindi kukulubot yung skin mo, babanayad yung skin mo. Immunity. Maganda rin ito sa bones and teeth. Maganda rin ito sa heart and diabetic. Papagalingin po nito ang mga sakit. Yung mga sugat-sugat, papagalingin po nito. Kasi may antioxidant po ito. And this is also good for digestion. Ito pa lang. Napakaganda na. Ang dami ng benefits. Kaya nga, nagpapasalamat ako at binibigyan tayo nito. They are one of our sponsors. Marami tayong tatlo na yatang sponsors natin. Isa lang sila po sa sponsor natin. Itatry natin yan para makita naman kung ano talaga. Pero ito yung mga benefits talaga niya. Magaling sa buhok, sa ulo, anti-dandruff, skin, immunity, bones and teeth, heart, diabetes. Pwede rin ito sa labas, pwede rin sa buhok pwede rin itong i-intake. Intake mo, yung kutsarita, isang teaspoon na before ka kakain. Minum ka ng kwan para yung sa loob-loob mo, malinis, at sa pagkain mo, ma-digest talaga ng iyong bituka, yung mga pagkain pinapasok mo sa iyong katawan. Okay, eto pa mga benefits nito. Available na po ito. If you wanted to try, please contact the general manager, si Joy, no? I-contact niyo po siya sa number 09-23-08-95-623. Ulitin ko. 09-23-08-95-623. Hanapin niyo si Joy D. Guzman Romero. Siya po ang general manager. Kontakin niyo po siya, mga kaibigan. Makakatulong po siya sa inyo. Okay. Paano ba sa pandemic time? Meron po tayong paraan. Ihahatid po nila, ipapahatid po nila. Meron po silang delivery. Wala ang kaproblema. Okay, susunod. Ito ang gustong-gusto ko. Pero hindi pa dumarating yung ano. Kasi kami, mga kaibigan, kami dito sa bahay, meron tayong Tuesday and Thursday breaking of bread. Parang naghuhuli communion kami every Tuesday and Thursday. Yung wine na iniinom namin, ano yon? Grape yon. Pero gusto kong i-try ito kasi it is a guayabano wine. In 1 Timothy 5 verse 23, sabi ni San Pablo kay Timothy na tumigil ka naman ang kaiinom ng puro tubig. Stop drinking only water. And use a little wine because of your stomach and your frequent illness. Ibig sabihin nun, yung wine po ay nakakatulong sa ating stomach. Malaki po ang contribution pagpa-digest ng ating sa ating mga illnesses. Meron kasi tayong mga kinakain sa ating katawan, no? Nilalagay sa ating katawan
na hindi kayang i-digest ng ating katawan at hindi o nasasayang lang ang mga nutrients noon at lalabas lang. So, hindi kinaya ng ano natin, ng digestive system. Kaya, eto po, nakakatulong itong wine. Ang wine po naman din is good for the heart. Eto yung mga ano niya. It can relax and enjoy simple pleasure of life with a glass of Goyabano wine with a dietary fiber and vitamin C, B1 and B2. Ano po yung vitamin? Ano po yon? Yung dietary fiber. Found mainly in fruits, vegetables, whole grains and legumes. Is probably best known for its ability to prevent or relieve constipation. Para sa tiyan po natin. But foods containing fiber can provide other health benefits as well. Na ano, alam niyo ba yung ano fiber? Parang ano lang yan eh, parang maliliit na strand. Yun yung fiber. Sagana sa fiber. Yung may mga gulay na sagana sa fiber. Kaya matagal tayong magugutom kasi matagal po yan matunaw. Matagal kang magugutom kasi matagal po yan. Hindi naman sa hindi natutunaw. Ngunit iba po talaga ang span ng pagkatunaw niya. Okay. But foods containing fiber can provide other health benefit as well, such as helping maintain healthy weight. Okay, ito nakakatulong na hindi ka tataba, and lowering your risk of diabetes. Bababa po ang ratio na magkakaroon ka ng diabetes. Malayo po sa risk yun na magkakaroon ka ng diabetes. Heart diseases, puso, sakit sa puso, and some types of cancer, even cancer. May mga cancer po na itong dietary fiber na ito ay nakakatulong para ma-prevent yung ibang klase ng cancer. What is vitamin C? Of course, alam natin is vitamin C is ascorbic acid, but it is a vitamin your body needs to form blood vessels, cartilage, muscles, collagen in bone. Ito yung dito sa atin, mga joints natin. Ito yung mga vitamin C. Yan siya. So, cartilage, yung mga, ano natin, mga limbs natin dito. At muscle. Yung mga, yung sa bone natin, yung collagen. Vitamin C is also vital to your body's healing process. An antioxidant, vitamin C might help protect your cells against the effect of free radicals. Ano ba yung mga free radicals? Ano po yung mga free radicals? Yung mga kinakain natin na hindi natin alam kung ano mga nilalagay. Ito nga yung ulam namin kanina kasi na-busy, nagluto si Mrs. ng noodles. Okay lang yun kung minsan-minsanan lang, pero wag niyong iulam, kadalasang iulam kasi may lye po yan. Ano yung lye? Yung ginagamit po sa ano, sa kandila, parang ganun. Yun po yung lye. So meron yang contain na ano, lye. Pag pinasok mo yun sa ano mo, hindi basta-basta natutunaw yun at nakakasira yun ang health mo. Okay, shout out kay Auntie Perla Mambulao. Okay, tapos na to. Kelsea. Okay, Junel Tipait. Shout out kay Junel Tipait, Perla Mambulao. Okay, Sahel Danica Alcuriza, pamangkin ko rin ito. And Lency John Hinampas, pamangkin ko rin ito. Pamangkin, pinsan, or... Okay. Marami na kasi lumalaki yung clan. Lalo na sa mga ano, hinampas. Lumalaki po sila. Yung hinampas, nakapag-asawa ng katso, kaya relative namin sila. Okay. Tuloy natin. From free radicals. Molecules produce when your body breaks down food or is exposed to tobacco or tobacco smoke. Tama yon. And radiations. We are always using cell phones. We are always watching TV. Yung mga ganon. So, nakakatulong yun na makaprevent. Vitamin B1. Ano ba yung vitamin B1? Vitamin B1, known as thiamine, is an important nutrient in the body. Its benefits includes boosting energy production. Wow! Ibo-boost yung energy. Safeguarding the nerve, slowing the body aging process. Wow! Papahinain ito ang pagtanda mo.
Stimulating digestions and enhancing memory. Nakakatulong po ito sa digestive system at nakaka-enhance po ito ng memory. Vitamin B1. It also helps to prevent Alzheimer's disease and boost body immunity. Alzheimer's, yung nakakalimot ka, tama ba ako? Yung nakakalimot ka. Dapat yung mga matatanda, pinapainom nito. Kaya tuwang-tuwa ako kasi meron tayong matanda dito sa bahay. Eh kasi ako din minsan, medyo, siguro gawa ng hindi kumikilos-kilos sa bahay, kaya medyo makalimutin minsan. Vitamin B2. Okay, ito vitamin B2. Ito po yung riboflavin. Health benefits includes maintaining energy levels, protecting healthy skin and hair, promoting development and growth of reproductive organs. Wow, ito po yun, ha? Promoting development and growth of reproductive organs, increase blood flow, prevent diseases, promoting health development of fetuses, protect the digestive tract, offers a powerful punch of antioxidant, treating anemia. Ano yung anemia? Pagka, kung sa Bisaya, putot. Pagiging stout. Okay. Helping prevent cancer and preventing AIDS or HIV. Maganda itong vitamin B2. Mayroon pong content nito ang ating tinatawag na Goyabano wine. Kaya nga, gustong-gusto kong i-take ito eh. Hindi pa dumating yung ano sa akin. Hindi pa dumating yung product sa akin. Ang nasa akin muna itong oil at saka ang coffee. Next is the coffee mix. Ano ba meron ng coffee mix? Begin your morning right and healthy with a cup of our classic coffee mix. Synergia Classic Coffee Mix. Meron po itong content na Agaricus Blaise X, yung mushrooms. Agaricus Blaise activates the immune system. One of the incredible attributes of ABM is the that it activates your body natural defense by stimulating your immune system. Wow, ito yung mag-stimulate. Katulad ko, I am a masseuse. Nagmamasahe ako. Ang ginagawa ko, ini-stimulate ko yung mga veins para mag-ano yung dugo. Para, yun ang ginagawa ng mga masahista. Ini-stimulate yung katawan para matulungan magkaroon ng good blood flow. Agaricus Blaise Morel has been used in traditional medicine to address the formation of many infectious disease. Maganda ito kasi meron itong tinatawag na parang ginagamit ito sa traditional medicine to address, parang matugunan yung mga infectious disease. Most probably by cranking up the defenses. Parang yung defenses natin, yung ating mga, meron tayong, di ba, meron tayong dugo na, meron tayong antibodies. Okay. I-ano nito, i-crank nito, parang paaandarin nito ang ating antibodies. Okay. Yun ang trabaho nitong Agaricus Blaise Extract. Next is the Moringa. Ito yung content ng ating ating coffee mix. Moringa. Alam niyo ano yung Moringa? Malunggay, o sa Bisaya, kalamunggay, o kamunggay. Moringa health benefits includes protecting skin and nourishing hair, fighting inflammation, promoting heart health, stabilizing mood, and enhancing neurotransmitter functions, stabilizing blood sugar levels, treating stomach disorder, protecting the liver, enhancing eyesight, boosting immunity, preventing stone formation, help prevent cancer, treating anemia, treating asthma, and helping to balance hormones. Mahirap kapatid kapag hindi balance yung hormones mo. Meron din itong ginseng. The most impressive health benefits of ginseng includes its ability to stimulate the mind. I-stimulate ito ang yung utak. Increase energy, soothe inflammation, reduce stress, and prevent aging. It also has anti-cancer potential and help increase sexual potency.
tatutulungan ito na mag-increase ang potency, sexually potent. Weight loss, manage diabetes, ease menstrual discomfort. Kung may ano ka, yung mga babae na may, yung kapag kabuwanan ng babae, yung mag-menstruation sila, sumasakit yung tiyan. Eto, nakakatulong, ease menstrual discomfort. Boost hair health, magaling din sa buhok, and protects the skin. Eto po yung last niya, meron po siyang spirulina. Ang spirulina ay isang blue-green algae, grown in some of the most beautiful places in the world. Has been well researched for its many potential benefits. What is the benefits of spirulina? Some of the most significant health benefits include detoxing. Wow! Detox. I-detox ka niyan. Ipapalabas yung ano, yung mga hindi magagandang ano sa katawan mo. Hindi magagandang chemical sa katawan mo. Heavy. Detoxing heavy metals. Eliminating candida. Fighting cancer and lowering blood pressure. Wow. Ilo-lower mo. Instead of having high blood pressure, pababain niya yon. Lowering blood pressure. In Proverbs 24 verse 13, sinabi dito, my son, bago natin ito babasahin, balikan muna natin. Huwag natin kalimutan mga kaibigan that this program is sponsored by the Synergia Health Forum. Synergia Health Forum ay matatagpuan natin sa Merinol College of Panabo. Bukas po tayo 9 o'clock in the morning hanggang 4 o'clock in the afternoon. Punta po kayo kung nasa Panabo kayo. But kung wala kayo sa Panabo, dito lang kayo sa Davao. If you wanted to avail, please contact 0923-08-95623. Look for Joy D. Guzman, the General Manager. Okay. Huwag po kayo magdadalawang isip. Maari niyo pong subukan ito. In Proverbs 24 verse 13, ano bang sinasabi? Meron na bang dumarating? Meron ba bang bago? Wala. Ah, nandyan si Kuya Jeric. Shout out kay Kuya Jeric Sukal dito. Shout out sa iyo, Kuya Jeric. Nandyan si Kuya Efren Campilan. Shout out din sa iyo, Kuya Efren. My son, eat honey because it is good. And the honeycomb which is sweet to your taste. Ang Panginoon ay nag-i-encourage sa mga tao niya o sa mga nilalang niya na kumain po ng honey. Why? Maganda ito sa ating katawan. I remember David nung umalis siya sa kanila, nagtago siya, nakasalubong niya yung lion at saka napatay niya yung lion. And then nung napunta na siya sa kabilang ibayo, mga ilang araw din, siguro buwan, bumalik siya at nagutom siya. Now, na-remember niya na dito sa lugar na ito, na-remember niya, dito niya napatay yung lion. Hinanap niya yung lion. Kasi alam niya na may titira doon at hindi nga siya nagkakamali. May tumira doon o nagbahay talaga na mga honey bees. Yung mga ano, yung mga jollibee, yung mga pukyutan. Okay, nandun, nagbabahay. Kinuha niya yun at kumain siya. Nagkaroon siya ng lakas sa kanyang katawan. Okay, pure wild honey. Available po sa atin ngayon, ha? Pure wild honey. Ano po ba yung pure wild honey? Of course, meron tayong mga honey ngayon na dumaan na sa process. Yung bang dumaan na pinapaganda yung kulay. Okay ha? Raw honey has been used as a folk remedy throughout history and has a variety of health benefits and medical uses. It's been used in some hospital as treatment for wounds. May ibang hospital na gumagamit nito para pag-treat ng mga sugat. Many of these health benefits are specific to raw and unpasteurized honey. Yung bang hindi pa na-processed na honey. Ito yon. Most of the honey you find in the grocery store are pasteurized. O nga naman, yung mga honey na nakikita natin sa commercial na mga establishment ay na-process na po yon. The high heat skills unwanted yeast can improve the color of texture.
removes any crystallization. Of course, lilinisin talaga na para magandang tignan at kaya-aya. So, bibili ka. Removes crystallization and extend the shelf life. Many of the beneficial nutrients are also destroyed in the process. Sayang din kasi kapag ka na-process na, may mga nutrients pa sana na mapapakinabangan doon, kaya lang na-remove na o natatanggal na kasi na-process na. So ganun po ka-importante ang natural, yung wild na honey. Okay, ito yung mga benefits niya. Maganda po. No, maganda po. Kung interesado po kayo, nandito yung mga benefits. A good source of antioxidant. Antioxidant din ito. Antibacterial and antifungal properties. Heal wounds. Phytonutrients powerhouse. Help for digestive issues. And soothe sore throat. Napakaganda po nun sa sore throat. So, kung interesado kayo mga kaibigan, please contact, ha? Kung interesado po kayo sa honey, you can contact po 09-10-4844-816. Look for Mirasol Burday Sibayan Katso. Pwede nyo siyang i-message Mirasol Sibayan Katso sa kanyang messenger kung hindi siya mako-contact sa kanyang cellphone para makapag-PM kayo doon. Siya po ang in-charge ng ating pure wild honey. Last po na ibibigay ko sa atin, isi-share ko sa inyo. It is the pure. Ito po. It is a pure cacao tablilla. Maari po natin gamitin parang gatas or gamitin parang kape. Maganda po yan. Sinabi po sa Joshua 5 verse 6. For the people of Israel walked 40 years in the wilderness until all the nation, the men of war, who came out of Egypt perished because they did not obey the voice of the Lord. The Lord swore to them that He would not let them see the land that the Lord had sworn to their father to give to us a land flowing with milk and honey. Napakaganda po ang promise ng Panginoon. Pero ngayon, when Jesus Christ died on the cross, enjoy na po yung mga tao sa mga bagay na to, the milk and honey. Of course, chocolate milk. Ito yung pure cacao na tablian natin at yung honey. Mga kaibigan, bakit may mga supporting verses po? Kasi hindi po lahat ng mga yun nga, kapag ka tinatawag na pag nang tawag doon, kapag ka ano na siya, yung bang parang sa mga iniinom natin, kapag ka hindi siya pure, may side effect talaga yon. But of course, hindi ko naman sinasabing masama yon. Kasi if the doctor prescribe it, they knows it. Alam nila yon, kasi kaya ipiprescribe nila. Pero bakit pa natin hihintayin yung pagpagamot kaysa sa uunahan natin na magiging condition yung ating katawan? Ito po, 100% pure cacao tablilla or fresh from Kalinan. Alam naman natin na very competitive ang cacao ngayon sa Kalinan. No, very competitive. Ini-import na ngayon yung cacao kasi maganda ang variety ng ating cacao sa Kalinan. More calcium than cow's milk, iron, magnesium, and antioxidant. It helps in depression, stress, blood pressure, and heart health. Makukuha lang po natin sa halagang 150 pesos per pack. Ganito po. Ganito po siya kalaki. 150 per pack at saka beneficial po. Kung interesado po kayo, please contact yung number na binigay ko kanina. Please contact para ma-avail niyo ito. At saka napakagaling, napakaganda. Walang halong chemical, wala kasi hindi process ng tinatawag ito na yung may mga artificial. Wala pong artificial. Purong-puro po siya. Kaya nga, we are promoting raw supplements here. Hindi po yung mga supplements na mga grabe na ang mga supersonics, mga ano na. Ang pinopromote natin dito, yung tinatawag na friendly. Yung nandun talaga sa Bible na mga supplements. Kasi alam naman natin na kapag kabinigay ng Panginoon sa atin,
napapakinabangan natin, nakakaganda, nakapag-improve ng ating katawan. So mga kaibigan, huwag natin kalilimutan na itong programang ito ay handog po sa atin ng Synergia Health Forum. Ang Synergia Health Forum po, sila po ang distributor nun. If you wanted to avail, please contact doon sa ano, sa kanilang office, sa kanilang manager, 0923-0895-623. Look for Joy D. Guzman, the general manager, or visit the office at Marinol College of Panabo from 9 to 4 p.m. Okay, kung gusto rin nyo namang makapag-avail ng ating yung ating honey at saka yung ating kakao, pwede po nyong i-contact sa cellphone number 0910-4844-816 and look for Mirasol Bordahe Sibayan Katso. Ang haba ng pangalan. Yan po ang pangalan niya sa messenger. But pakitext na lang po para mag-usap-usap kayo. 100% mga kaibigan, pure po yung kakao natin. Huwag niyong kalilimutan. Marami pong health benefits at nakakatulong po sa ating katawan. Nakakatulong po na maiwasan po nating ma-stress. Maiwasan po nating ma-stress kasi mahirap na mahirap. Kapag ka na-stress ka, magkakasakit ka talaga. At naglalagay ka ng mga bad ano sa emotions mo, ayun na. Lalabas na yung mga karamdaman. Kasi ini-entertain mo yung mga negative sa iyong katawan. Okay. Kaya nga, encourage ko, bawat isa, piliin po natin ang ating pinapakinggan, pinapanood at mga binabasa. Yung mga bagay lang po na nakakabuti sa atin ay ating pakikinggan at ating gamitin. If it is good for you, grab it. But if it is bad for you, of course, wag mong tanggapin. I-reject mo yun. Kasi meron tayong wisdom. Binibigyan tayo ng free will ng Panginoon to think what is good and what is bad. Kaya lang minsan, dahil sa ating myth, yung mga pinagpaniwalaan natin noon, ay natatalo po yung mga bagay-bagay na sana'y nakakabuti sa atin. At doon po tayo naniniwala sa... Kasi sabi ng nakatatanda sa amin, mahirap to, gito ganun. Kapatid, ilang taon ka na, hindi ka na nakakalabas dyan. Lumabas ka na dyan. Meron tayong Word of God na mag-guide sa atin para hindi tayo malugmok, hindi tayo masadlak sa mga pangyayari hindi natin gusto. Kaya nga, sabi niya, my people are being destroyed for lack of knowledge. They reject my teaching while I reject them. Hindi po yun ibig sabihin na kasi hindi natin tinanggap yung Word of God, nireject tayo ng Panginoon. Hindi po gano'n ibig sabihin. Hindi niya tayo matutulungan because we reject His Word. Nakakatulong siya sa atin pag-embrace natin sa Word. Kapag na-reject po natin yung Word niya, hindi po siya nakakatulong. Well, I reject them. You know, ang knowledge ng Panginoon ay napakalayo sa knowledge natin. My thoughts, His thoughts are malayo sa thoughts natin. Kasi napaka-wide niya. Hindi natin mapapatom yun. Wala tayong magawa, kaibigan. Kung matalino ka, yes, I salute you. Pero kung matalino ka, mayaman ka, may pera ka, you have everything, but you don't have peace of mind in your heart. Sa isip mo, wala kang kapayapaan. Something is lacking. Naputol po yung ating connection. Naputol po yung ating connection sa ating Creator. At kailangan po nating idudugtong uli yan. Jesus Christ died for you. He died for you on the cross, on our behalf. Nagpakamatay siya para sa ating mga kasalanan, para sa iyong kasalanan, para sa aking kasalanan. At ibabalik niya, binabalik niya ang ating connection sa Ama para makapagsabi tayo na Ama, Abba Father. Napaka mapagmahal ng ating Amang nasa langit. Even His beloved, own beloved Son, He was able to sacrifice it for us. Kapatid, God cares for you. That is why every night, He is giving message for you. He is extending His love for you. Kung hindi mo pa nararamdaman, kapatid, you claim it, Lord. Sabi dito, Lord, sa live streaming ng GMC Cafe, you love me, pero hindi ko nararamdaman. Kapatid, right now, right and then, God will touch your heart right now in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. He will touch your heart and you will feel it right
now, right there kung saan ka nakaupo at nakikinig at nanonood. Ngayon, nandyan siya. Kumakatok sa puso mo. Buksan mo na ako. Gusto kong kakain kasama ka. Gusto kong maging maligaya ka rin. Gusto kong maging mapayapa rin ang buhay mo. So wala na tayong oras. Let me pray for each and everyone. Father in heaven, we thank you Lord for the 1 hour. Salamat Panginoon at meron po kaming mga natutunan na ikaw pala Panginoon ay maraming inihandang mga raw material or food para sa aming kalusugan at hindi lamang po namin napapansin. Ito ngayon Lord, ini-introduce. And I pray the substance Lord of your word, I pray O God, na magiging reality sa kanilang buhay. Lalo na kay Luz, kay Kristan, kay Kuya Aga Khan, kay Imelda, kay Maria Luz Aladdin, kay Sophia Tatad, kay Auntie Tuling, kay Kuya Mike Sahid, kay Twinkle Hinosas, kay Sheila Cecilia Alfilor, kay Elaine Ayuban Kuray Hindoy, kay Kelsea, kay Junel Tipait Panginoon, kay Ate Perla Mambunaw, kay Zal Danica Alcoriza, kay Lency John Hinampas, kay Kuya Jeric Sukaldito, kay Kuya Efren Campilan. Thank you, Father. Thank you, Lord, that your love is upon us. Hindi mo kami pinapabayaan, Panginoon, even in this time of pandemics na maraming stressful. Maraming stressful kasi malapit na sa kanilang lugar ang may mga positive sa COVID, O God. But your promise is, I will not leave you nor forsake you. Yes, O God. You have said in your word that I will not leave you orphan. Lord, hindi mo kami pinapababayaan. Kaya nga, Lord, the word of God is always available to us. Blessed, Lord, the topic that we have this evening, O God. Blessed the topic, Lord, na magiging materialis po sa aming buhay. Kung ano po yung pinag-uusapan dito, O God, let them embrace it, O God. Let them embrace it, Lord. Salamat, Panginoon, na magkakaroon po sila, Panginoon, ng mabigyan po importansya ang kanilang kalusugan. Mabigyan importansya ang kalusugan that health is the priority in life. Hindi leisure, but health is the priority in life. O God, I pray to each and everyone, lalo na, Lord, sa aming mahal na Pangulo. I pray to our President Rodrigo Rua Duterte. Lord, bless him, O God. Give him the wisdom that he needs, Lord, to run this country. Sampu ng kanya mga kabinete, O God. And I also pray for Inday Sara Duterte Carpio, the mayor. Sampu ng kanyang councilors, O God. The wisdom, Lord, that they need to run the city, O God. Lord, I pray for Mama Lasyon, Mama Bibi, kay Pastor Tony Asilo and Atilina, SG and Ebenezer, kay Christina and Roland and whole family, kay Sheba and Maki, Luna and Dudong, Ricky and Gaga, kay Martinez, O God. I pray for my New Creation Church members, family, O God. Kay Bishop Don Caminade, give him, Lord, the strength. Give him, Lord, the courage. He is a good leader to us, Lord. He is a good provider. As well as Pastora Gingy, she's the mother to the church, O God. Bless her, Lord. More blessings, more health. Thank you, God. Bless them, O God. As well as Pastor Jonathan Caminade, O God. Bless him, Lord. Give him the wisdom. Lord, give him the wisdom. The church need him, O God. Kay Pastor Nico Caminade and the whole family. Kay Doktora Mayan and Engineer Manny Amor. Kay Nesan and Randy Kansana and Yulu and their family. Kay Pastor Timmy Caminade and the whole family. Kay Ate Joy Roque and the whole family. Kay Ate Bining and Titing Lumanog and the whole family. Kay Pastor Elmer and Ruth Lim and the whole family. Kay Pastor Rene and Jenny Yap and the whole family. Kay Bal and Mini Alforque, O God, and family. Kay Sweet and Agang and family. Sa mga Represca family. Kay Mark and Shane Bakang and the whole family. Kay Neneng and Dominic Filisarta and the whole family. Kay Brother or Engineer Boy Sarili and the whole family. Kay Amelie and Alfredo Flores and the whole family. Kay Wilson Chuduro and the whole family. Kay Ricky Lara, O God, and the whole family. Kay Neo Pidida and the whole family. Kay Christy Lago and the whole family. Kay Ria and Arlie Mallorca and the whole family. Lord, I pray also, Lord,
Kay Ate Cometa de los Reyes, kay Mark, Veron, Nicole, and Aneska. Kay Alvin and Mayet and the whole family. Kay Eddie and Juju Hilay and the whole family. Kay Runel and Rose Hilay and the whole family. Bless them, Lord. Give them, Lord, the things that they need. Good health, sound mind, relationship, O God. Salamat, Panginoon, that you're going to bless them. The Lord will bless you and keep you. The Lord will make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord will lift up His countenance upon you and give you peace. And the peace of God, which passeth all understanding, will guard your hearts and mind in Christ our Lord. Amen and amen. Mga kaibigan, salamat. Sa loob ng isang oras ay sinamahan niyo ako sa programang GMC Cafe. Salamat at huwag niyong kalilimutan. Masalamatan natin ang Panginoon sa kanyang mga ginagawa. Bawat gabi, tayo ay binibigyan ng bagong mga mensahe. Ito po ang inyong lingkod sa programang GMC Cafe. Gilbert Lopez Martihicatso nagsasabing, lahat ng suluranin ay may kalutasan, lahat ng problema ay may kasagutan. Sa Diyos, tayo ay manalangin at manawagan. Siya po ay nariyan lang, handang-handa kanyang tulungan. God bless, shalom, mabuhay ang bansang Pilipinas.